Good day, brothers and sisters. Once again, this is Pastor Angelo Cantuba, and we are on our 22nd devotional. And before anything else, let's all bow down and let us pray. Father, we thank you for this day. Once again, we can study your word together, and we can grow together in our faith. We pray that you continue to give us, Lord, a humble heart to accept what you say and what you tell us to do, Lord God, in our lives, and may we obey it, Lord God. And we pray that you strengthen us, Lord, as we fight, Lord, the good fight of faith, and may we obey you, Lord, with all our hearts, and may we love you with all our hearts, soul, mind, and strength. We thank you for the power of your Holy Spirit that illuminates our mind, Lord God, to understand your word. In Jesus' name we pray, amen and amen. Brothers and sisters, yung ating pong devotion ngayon ay continuation ng ating text kahapon. So, babalik lang po tayo sa sulat ni Santiago o sa James chapter 1. Babalikan lang po natin yung text. Pero didiretso lang po tayo sa verses 26 to 27. So, let me just read it for you. And actually, kung may Bible kayo, and hopefully, no, nakalabas yung mga Bible ninyo habang pinag-aaralan natin to, sabayan niyo po ako. In verse 26, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Pagpalain ng pagbabasa ng salita ng Diyos. So, kahapon po, no, diniscuss natin, pinag-aralan natin, ano ba ang dapat ang response ng isang Kristiyano pagdating po sa pakikinig natin at sa pag-control ng ating pananalita. So, ang key verse natin kahapon is to be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Kaya nga, ang dami nating dahilan para magalit, no? Kumbaga, hindi tayo maubusan ng dahilan para magalit tayo o mainis tayo sa sitwasyon ng buhay natin. Pero buti na lang, ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat sa ating mga kahinaan. Kaya po, ngayon po, i-remind naman tayo na kung tayo ay darating sa punto ng ating mga buhay na meron tayong kumbaga pinangahawakan in our faith or in our practice, kanina nabanggit, no, yung religion, ang dami kasing negative connotation pag sinabi yung religion, eh. Ang dami nagsasabi na ako, I myself, when I was younger, o nung hindi ko pa alam kung ano yung mga definition of terms at yung mas malalim na katotohanan sa salita ng Diyos, I used to say that I don't have a religion. What I have is a relationship with God. Yun ang ano ko, pinagmamalaki ko. And I said na ang religion ay dinidivide ang tao, kung ano-ano mga negative connotations. Pero religion itself, the word itself, religion, it's not bad. It's actually good. At hindi ito gagamitin na terminolohiya sa Biblia kung ito ay masama. Pero may kita natin dito, may klase ng relihiyon na aprobado ng Panginoon. So, the religion itself, kung titignan natin, may pagka-neutral yung dating, no? Depende kung anong klaseng relihiyon. At ang tamang relihiyon po, ang totoong relihiyon, ay relihiyon na tinatag ni Kristo. Kasi po ang Kristyanismo is considered as a religion. It is actually a religion in a sense that it has a system. Ang relihiyon po kasi sistema ng pananampalataya, at ganun po ang Kristyanismo. Ang kinaiba niya lang sa ibang relihiyon, no, yung sistema ng Kristyanismo at ng relihiyon ng pagiging Kristiyano ay nakabase po sa Ebanghelyo, nakabase sa katotohanan, nakabase kay Kristo, at nakabase sa salita ng Diyos. Ito po ay hindi kagaya ng ibang relihiyon na hindi nakabase sa Ebanghelyo. Lahat po ng, dalawa nga lang po ang definition ng relihiyon sa mundong ito. The religion of man's work and the religion of Christ's finished work. Ano po ang sabihin nun? Yung relihiyon po na tinatag ni Kristo ay ang nilalayon ay manampalataya tayo sa natapos na gawa ni Kristo. The rest of the religion around the world, kahit sino pa yung sinasamba nila, ano pang sistema yan, gawin mo ang isang bagay para maligtas ka. Only the Christian religion that says you are saved because Christ did what is necessary for you to be saved. The rest of the religion, do this so that you will be saved. So yun pong pinagkaiba.
Kaya ang binanggit po dito, no, sa text natin, eh, binasa po natin, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Ano pong sabihin na kung hindi natin binabantayan natin, hindi natin binabantayan ng ating mga dila, we don't keep a tight rein. Pag sinabing tight rein, ito po yung rein na kinakabit po sa mga kabayo upang sila ay makontrol. Malapit po yan sa bibig, nakakabit po yan sa kalang bibig, at kung saan ibaling yung lubid, eh doon po sila susunod, no? So may kita natin na it talks about control, it talks about yung hindi lang basta control, pero yung self control in terms of speech, yung sinasabi ng ating bibig, ng ating dila. So ano pong sinasabi dito? Kapag hindi daw natin nakokontrol ang ating salita, ang ating mga sinasabi, eh baliwala po ang ating relihiyon. Bakit po? Ang daming pwede magsabing sila ay Kristiyano, sabihin nila sila ay mananampalataya, o sila ay relihiyoso, pinapakita nila sa kanilang mga gawa, pero iba naman ang sinasabi ng kanilang bibig. It doesn't make sense. Bakit po? May kita natin that the issue of speech, the issue of the tongue, is the issue of the heart. Tignan po natin. Sa Greek po, ang ginamit po nilang word sa phrase na sabi po dito, and yet do not keep, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Yung word po na ginamit doon, words na ginamit sa phrase na deceive themselves, sa Greek po, ang ginamit pong phrase is but deceiving the heart of himself. Ginamit po yung word na heart. At ang specific word po na ginamit doon, pagpasensya niyo po ulit ang aking Greek, no, cardia, which is doon po nang galing yung word na cardio, cardia o cardio, no, yung puso, yung nilalaman ng puso. And when we talk about biblically yung puso, no, it talks about the heart in its mind, character, yung inner self, yung laman ng ating puso. At ano pong sinabi sa laman ng ating puso na konektado sa ating sasalita? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, napaka-importante po ng words. Napaka-importante po ng ating profession, yung ating pinoprofess, yung ating sinasabi. Action speaks louder than words. And that's true. It's at some level or at some degree or some point. Pero kapag pinag-usapan natin kung ano yung mas malalim na implikasyon, out of the abundance, the heart. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung anong sinasabi ng ating bibig, eh sinasalamin po ako kung anong nilalaman ng ating puso. So maaari pong religiously ginagawa natin yung mga bagay, moralistic performance natin, religious performance, maaring ito ay nakikita sa atin, pero pag hindi ito binaback up pa ng ating pananalita, wala tayong pag-ibig sa ating pagsasalita, wala tayong control sa ating pagsasalita, sinasalamin nito kung anong laman ng ating puso. Don't get me wrong, hindi natin pwedeng i-divorce yung dalawa. Parehas essential. Hindi mo rin pwedeng sabihin na maingay lang ako, masama lang ako magsalita, pero mabuti akong tao. Hindi mo rin pwedeng sabihin okay yung pananalita ko, pero hindi ko mabakapan sa gawa. Sabi, practice what you preach. Laging narinig natin yan, pero do not forget. Preach what you practice. Kung ano dapat yung ginagawa mong religious works na approved sa Panginoon, yun rin dapat yung lumalabas sa iyong bibig. Bakit? Eh, paano kung bulag yung kaharap mo? Hindi niya makikita yung ginagawa mo. Maring maramdaman niya. Pero para maipakita mo yung gospel sa kanya, para maipakita mo yung good deeds, eh, it takes speech. At sa kahit anong pang larangan, mga kapatid, ang isang Kristiyano, ang hindi niya, o kahit sinong tao, hindi niya pwedeng i-divorce or i-judge ang sarili niya na nakahiwalay sa kanyang sinabi at sa kanyang ginawa. Dapat po, laging nagtatagpo yun. Laging nag-a-agree. Pag may disagreement, that's what we call hypocrisy. Kaya po sa verse 27, sabi po dito,
Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this. Ito daw yung relihiyon na ina-accept ng Ama, ng Diyos Ama, na walang bahid, dungis, at walang maipipinta. Sinasabi po ay, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. I was thinking, bakit ito yung nabanggit ni Santiago, ni James? Yung approved religion is to take care of the orphans and the widows in distress. And then I remember yung indictment ni Christ o yung kanyang judgment sa mga teachers of the law, Pharisees, scribes, yung mga priest na kumbaga tinutuya siya sa kanyang mga ministeryo, kinikwestiyon ng kanyang authority at kung ano-ano pa. They are very religious. Yun ang best example na makita natin na sinusunod nila, allegedly, yung batas. Ginagawa nila lahat. Sabi nga eh, sa kanilang pagkareligyoso, eh kahit yung mga cumin, yung mga mint, yung mga kumbaga sa panahon natin, yung mga paminta, bawang, sibuyas, yung mga linga, yung mga bagay na nakikita mo sa kusina, pati yun eh pinag-iika po nila o nagtatides pa sila. Ganun sila kareligyoso, hindi nila pinapalusot yung kahit anong maliliit na batas, gagawin nila on the dot. Pero ito yung problema. They have forgotten to do what is right. At ano po yun? To take care of the widows and the orphans. At ito, ang sabi po dito, ang ginamit na word is to look after orphans and widows in their distress. Sa Greek po, ang ginamit pong terminology, to visit orphans and widows in the tribulation of them. Makita natin na yung pagbisita sa mga ulila, sa mga balo, yung estado na wala ka naman masyadong kilalang ulila ngayon o balo, sabihin natin lang kapitbahay na ulila at balo, minsan nga yung mga balo mayayaman, iba yung pangangailangan nila, maaaring kailangan nila ng kaibigan, kailangan nila ng security o kung ano paman. Pero ang gusto kong ipakita sa atin dito, hindi lang yung literal na balo at ulila, kundi kung sino yung pinaka mababa sa lipunan. Yung pinaka walang kalaban, yung walang kalaban-laban, yung hindi nila kaya ipagtanggol yung sarili nila. We take care of them as Christians. We don't look after our own, ano lang, yung welfare lang natin, kundi we see to it na gagampanan natin yung trabaho natin bilang mananampalataya, na alagaan yung walang kalaban-laban, to take care of them. At yun po yung nawala sa mga religious practices ng mga Pharisee. Bakit po? Sa pag-aaral po natin ng mga nakaraan, no? Ang mga Pariseo po, yung mga scribes, yan po yung mga galing sa batas. Ang ginagawa po nila, binabaon nila sa utang yung mga balo at kinukuha nila pambayad yung mga bahay. They devour the widow's houses. And literal, mahirap na nga, pinahirapan pa nila. Kung naalala niyo yung story nung widow's offering, akala nyo hero yung widow, hindi po. Piraso na lang yung singkong duling na lang meron siya. Kailangan pa niyang ihulog doon sa treasury ng temple. Bakit? Kasi ang tinuturo ng mga Pariseo, ng mga scribes ng araw, eh para ikay maligtas, kailangan mong bayaran ang kaligtasan mo. Kailangan mong mag-abuloy. At dahil nga yun ang tinuturo nila, yung widow na nakita ni Christ na naghulog, sabi niya, ito yung ano, binigay niya lahat sa kanya. Ano, gagamitin ng mga modern day Pharisees at mga modern day scribes who devour widows' houses yung example. Sabi, tularan ninyo yung mga widows na sa kanyang kahirapan nagbigay pa siya kahit maubos na yung kanyang kabuhayan at mamamatay na siya. Hindi po yung example na gusto ipakita ni Kristo. Gusto niyang ipakita kung gaano kahangal ang mga relihiyosong taong ito na nagpapakita na sila ay mga banal, sumusunod sa batas, pero hindi makita sa kanilang mga pananalita at sa kanilang mga buhay. Wala man lang ni isa sa mga Pariseo nandoon na nagsabi, ay hindi po, ibabalik po namin itong pera na meron kayo. Dahil alam namin na ikay mamamatay na kapag binigay niyo pa yan. Wala rin nagsabi na, sige, kami na po bahala mag-alaga sa inyo.
So mga kapatid, as we practice our religion, ang ating pagiging Kristiyano, kailangan po hindi ito nadi-divorce in our speech, in our actions, in our thought process. Ito po ay dapat nagkakasama-sama. At hindi lang po doon natatapos. Maaring tayo ay nag-aalaga ng mga ulila, ng mga balo, ginagawa na natin yan. At meron naman somehow control sa ating pananalita. May problema po. It can only go as far as the next opportunity to do evil or to do what is good. Wala siyang continuity kung hindi natin iiwasan yung pinaiiwasan dito. Sabi po sa dulo, sa verse 27, and to keep oneself from being polluted by the world. Ang nakita natin doon? To keep oneself from being polluted by the world. Yung mundo, the world system, yung kinalalagyan natin. Maari kasing maging self-righteous tayo in performing all those things. At parang meron na tayong lisensya, at least ito lang ginagawa ko. Minsan nagagamit pa yung term na hindi mo alam yung laman ng puso ko. Ang Diyos ang nakakaalam ng puso ko. Kaya kung ganito man ako, hindi man ako mukhang Kristiyano mamuhay o somehow may compromises ako, grabe naman ako magbigay ng abuloy. Nagbibigay naman ako o kung ano pang mga religious practices na pwede nila ipagmalaki. Mga kapatid, hindi po iyan ang kalalagyan ng isang Kristiyano. Dapat po, in our speech, in our action, in our thought process, pati po sa active guarding of ourselves from the pollutants of the world. Ang sabi po dito, keep oneself from being polluted by the world. And how can that happen? How can that happen? Paano po mangyari na tayo'y hindi makasunod sa gawin ng mundo? Remember yung Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind through daily repentance. Renewing of our mind through the daily repentance and through the power of the word of God. Then, sabi dito, you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Kailangan po natin itong makita, mga kapatid. Na ang ating pamamuhay bilang Kristiyano ay dapat, sabi, kung hindi nyo kayang maging o malampasan ang kabanalan ng mga Pariseo, kumbaga wag na lang natin pag-usapan ng pagiging Kristiyano. May pag sabihin nun. Let us practice yung pagiging Kristiyano hindi lang sa salita. Hindi lang sa gawa. Hindi lang sa isip. Kundi sa ating totalidad. Wala kang iiwan na parte ng buhay mo na hindi Kristiyano. Maaring iniisip mo, Kristiyano na ako, pero yung bibig ko medyo, hindi pa Kristiyano. Kaya pag nagagalit ako, hindi siya tulog Kristiyano. And it is a real struggle. Totoong struggle ng mga Kristiyano yan. But we must stop at nothing in the sanctifying work of God through His Word and through the powerful His Holy Spirit. We submit, guard ourselves from the pollutants of the world, of this world system, para mapagtagumpayan natin yung mga bagay na yan. Alam ko, kapatid, mahirap, no? Andyan yan. Kaya nga, sa first chapter pa lang ng James, sinabi na niya, if anyone of you lacks wisdom, lumapit sa Panginoon. Yung wisdom na nagmumula sa salita ng Diyos on how we will live as Christians. So take heart, brothers and sisters. We have God on our side. We have the Holy Spirit to convict us. Ang kapag nandoon na, hindi na nagtatali, kumbaga, hindi na nag-match yung ating salita sa ating gawa, sa ating pag-iisip, sa ating practices, remind tayo ng banal na Espiritu, kukonvict tayo. That we are a new creation. The old has gone, the new has come. Bagong nilalang na tayo, so huwag na tayo mamuhay kagaya ng dati nating pamumuhay. Malaya na tayo, kaya huwag na tayo magpaalipin sa kasalanan. Huwag na tayong mamuhay na para bang mga alipin. At iba na tayo kaysa sa mundo. Brothers and sisters, thank you very much for your time. And I pray that you ponder on this and examine natin yung mga buhay natin kung paano tayo mas magiging Christ-like
not to be saved, but because we are already saved by Jesus Christ. God bless you, brothers and sisters, and enjoy the rest of the day. Let us pray. Father, we thank you for your grace and your mercy, your love that abounds for your people, for your children. Nasa mga panahon, Panginoon, nakakalimot kami. Pinapalalahanan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu at sa iyong salita. Dalangin po namin that we will be always reminded of our identity in you, that we are new creatures, Lord God. You have made us new. The old has gone, the new has come. So that we will be aware, Lord, on how to live our lives and on how to make sure, Lord God, na hindi namin ginagawa yung mga bagay nito for selfish reasons or para lang maging pastidyoso ang aming buhay, pagyabang lang namin, paging relihiyoso namin, Lord, kundi para papurihan kayo, Panginoon. Patuloy nyo kami ingatan, gabayan, kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you, brothers and sisters.